bigla ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kaniyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinanabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Hali kayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas." Sapagkat sa Siyon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo sa bahayan ni Jacob at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Tayong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad ng Poon ay pasalamatan,
pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem, sikapin ang Poong yaong idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain. Pumayapanawa ang banal na bayan at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng Poon, ating Diyos, ang aking dalangi, umulad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Halina't kami sa gipin, Panginoong Diyos namin, manunubos na maningin. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kaniya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kaniya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kaniya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag nakasalo nina Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang Lunes po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa unang linggo ng Adbiyento, paghahanda sa pagdating ng Panginoon. At tamang-tama po ang ating
Ebanghelyo. Ito ay naglalahad ng tungkol sa tema ng pananampalataya, kababaang loob at awa ng Diyos. Narinig po natin sa ating Ebanghelyo ang kwento ng isang centurion, isang pinuno ng mga sundalo ng Roma. Ito po yung lumapit kay Jesus upang hilingin na pagalingin ang kanyang alipin. Dito natin makikita ang halimbawa ng pananampalataya na may kasamang kababaang loob. Ang centurion, bagamat siya ay isang tao na may kapangyarihan at impluensya, lumapit siya kay Jesus. Bit-bit ang kababaang loob. Sinabi niya, "Panginoon, hindi ako karapat-dapat na puntahan mo sa aking bahay. Sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alipin." Ito pong salita ng centurion ay nagpapakita na kanyang malalim na pangunawa sa kapangyarihan ni Jesus bilang isang sundalo. Alam po niya kung paano gumalaw ang utos mula sa isang nakatataas. Kaya't kilala niya ang salita lamang ni Jesus ay may kapangyarihang magpagaling. "Panginoon, sa isang salita mo lamang, gagaling na ang aking alipin." Kahit hindi siya personal na pumunta sa bahay, sabihin lamang mo, "Panginoong Jesus, gagaling na yung aking alipin." Ito po'y paalala sa atin mga kapatid na yung pananampalataya ay hindi po tungkol sa panlabas na anyo. Hindi masamang manalangin, hindi masamang lumuhod, hindi masamang magdebosyon, hindi masamang magnobena. Subalit, ang pananampalataya mga kapatid ay napapaloob sa isang pusong marunong magtiwala sa kapangyarihan at awa ng Diyos. Katulad ng isang centurion na ating narinig. Sa harap ng napakalaking pananampalataya ng centurion, sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya kahit sa Israel." Ang salitang ito ay hindi lamang papuri doon sa centurion, kundi paalala sa atin ang pananampalataya po ay bukas para sa lahat. Just remember na yung centurion po, hindi po siya isang Hudyo. Hindi siya kabilang sa bayang pinili. Sapagat nung panahon ni Jesus, ang mga Hudyo, of course, they are the chosen people of God. But the Lord Jesus Christ has a strong message that salvation is not just for the Jews. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang awa ng Diyos ay para sa lahat. Ngunit ang pananampalatayang centurion ay nagtuturo sa atin na magtiwala. Magtiwala sa Diyos. Minsan ganyan talaga mga kapatid, kahit ano nang narating natin sa buhay, padadapain tayo minsan ng Diyos upang ipakita sa atin na hindi naman ikaw ang tunay na magaling. Minsan madadapa tayo dahil gusto lamang tayong turuan ng Panginoon at sabihin sa atin, "Manampalataya ka sa akin." May mga bagay sa mundo na hindi kakayanin ng ating sariling mga talento. Tanging Diyos lamang ang may kakayanan. Sinabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, maraming darating mula sa silangan at kanluran at kakain kasama nila Abraham, Israel, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ito po yung sinasabi ko kanina, na ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi lamang para sa mga Israelita. Ang Diyos po ay bukas palad na nag-aanyaya sa lahat na manampalataya. Ngunit ang panayang ito ay kinakailangang may pagtugon sa ating
bahagi. Dapat tayo tumugon. Ang tanong, mga kapatid, tayo ba ay nagiging tapat sa paanyaya ng Panginoon na manampalataya sa Kanya? Tayo ba ay lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos sa pagtitiwala sa Kanya? May mga pagkakataon sa buhay natin, mahirap ipaliwanag bakit natin dinaranas ang mga paghihirap. Subalit ang sagot lamang pala, magtiwala ka. Manampalataya ka. Mga kapatid, ang kwento ng senturyon ay isang paanyaya na tularan natin ang kanyang kababaang loob. Magtiwala tayo sa salita ni Jesus Nazareno. At tayo ay maging saksi ng pananampalataya. Sapagkat ang ating buhay ay dapat magpakita ng tunay na pananampalataya, katulad ng pinakita ng senturyon. Kaya nga mga kapatid, sa pagpapatuloy nating banal na misa, hiling natin sa Panginoon, Panginoon, may mga pagkakataon na ako'y nadarapa. May mga pagkakataong hindi ko na kaya. May mga pagkakataong nahihirapan ako. At alam ko, Panginoon, na ikaw ay may awa. Alam ko, Panginoon, na inaanyayahan mo kaming manampalataya. May mga pagkakataong inaanyayahan mo kami, Panginoon, na maging mababa. Sapagkat ikaw mismo, Panginoon, ang magtataas sa amin. Ikaw mismo, Panginoon, ang magpapagaling sa amin. Ikaw mismo, Panginoon, ang dirinig sa aming mga dalangin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama, na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbunga ng kapakinabangan para sa atin. Ang ating itutugon, Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng awa, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Ang ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ng ating tulong na pag-ibig at habag tulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila at mga may sakit, naway paginhawain ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na, naway makatagpo ng Panginoon, ang Panginoon sa na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo. Diyos ng awa, tinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming lumago sa pagkamahabagin at makapagbigay ng pag-asa sa lahat ng nakakadaupang palad namin. Ilapit nawa kami ng panahong ito ng Adbyento sa iyo at sa isa't isa, habang masaya naming hinihintay ng may buong pag-asa ang pagdating ng iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna anda. Panginoong Diyos,
Kristong darating. Magsitayo na po nila. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gatimpalang kaligtasan na ngayon paman ay amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, pagpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po onla. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y naghihintay? Halin na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasasalamatan. Biyayang dulot mo'y walang hanggan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tutin mo na. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating Healing Mass and Service sa darating na December 5, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo
ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Madre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.